Ganda po natin tayo sa season na yung tayo for a month yung baka yun. Sa sinawan ng Q for partner yung director. EMPS. EMPS stands for Electronic Filing Engineering System. So EMPS, this refers to a system that was developed and maintained by the Bureau of Internal Revenue for electronic filing and payment of taxes. While yung EBIR force stands for Electronic Bureau of Internal Revenue. So EBIR, this is an offline software na developed din naman ng BIR. Kinaibahan niya lang dun sa EMPS. This is offline. Pero hindi talaga siya ano. It's not yung talagang offline kasi actually we also need internet here kapag nag-file na tayo. Pero yung once ma-download mo kasi yung software, then na-install mo, you can open it kahit wala kang internet. Pero yung filing, so meaning dun sa EBIR, pwede ka mag-draft ng tax returns. So hindi mo kasi kailangan internet doon. Pero once na mag-file ka na, that's the time that you will be needing internet. Kasi ayun. Kasi aalis siya dun sa system ni BIR. Mag-accounts receivable siya kapag na-file natin. So ayun. Ano po sa tingin natin yung similarity nila dalawa? Ni EMPS ka po ni EBIR. Anyone po? Internet. Kasi nga diba na-discuss ko po kanina, si EBIR, though offline siya, we also need internet kasi sa kanya pag nag-file. While si EMPS talaga, internet talaga kasi website. Doon tayo sa website yung nag-file. So, website yung EMPS. So, ayan. Ngayon po, i-discuss po muna natin yung sa pag-file po through EMPS. So ayan, yan po yung website nila, yung emps.bir.gov.ph. So yan, pwede na, hindi pwede na kung kaya registered ka, may PIN ka, may COR ka, eh mag-aano ka na agad. Kailangan kasi mag-enroll muna yung company mo sa EMPS bago kumakalagin sa kanya. Which kailangan din ang approval ng BIR. Hindi yung basta ka lang talaga maglalagin, hindi ka tulad ng mga Gmail, ng mga Yahoo na freely, at any time pwede kang mag-ano, pwede kang maggawa ng campaign. May ano kasi, may security question to verify. Para siyang ano, two-step verification kasi valid. Enter ka ng password, then may sasagutin mo ulit ano, na security question. So ayan, then click sa link. Tapos, ito yung form na ano na part. Diyan ka mamili kung ano yung tax return na ano na kailangan i-file. So in our case, yung 6021 and yung 0619. Pero kasi, minsan, makapag-check pa, ipa-issue ko lang. May times kasi na, di ba, kung ano yung nasa COR mo, dapat yun din yung nandyan. Pero may mga cases na tulad nung sa isang client, meron siya lang ganung tax form sa ano, tax type sa COR, kaso mawala siya dito. So ano yung gagawin natin kapag ganun? Mag-ask lang tayo dun sa revenue district officer na mag-add kasi nga, tapos mapakita lang natin yung COR to fully support na meron tayo ganyan ano, meron tayo tax tayo. So, ayan. Ipili na tayo ng DIR return na kung ano yung file natin. Then, click file tax return. Tapos click online. So, ano naman yung online kasi, yun yung diretso ka na yung file talaga. While yung offline, pwede siyang gamitin for drafts. Pwede mong, kapag kayo ka, hindi ka pakampante din sa law, gusto mong ipareview sa supervisor mo, sa team leader mo. So, yung pipiliin mo, pwede yung offline. Kasi pwede yung doon, draft lang yung gawin mo, yung makakapag-download ka. Well, dito kasi sa online, diretso na siya. Wala siya, hindi mo siya basta pwede yung, pwede kang mag-draft, kaso hindi kasi siya mag-save.
Kumbaga, pagka bumalik ka dun sa, ano, dun sa pipili ka ng tax time, kapag ka-inlet mo siya, wala na yung dati mong ilanon, yung dati mong pin-repair. Kasi nga, pang-diretso siya lang mong file. So, ayan, choose the period you wish to file yung legal. Ayan, tapos dun sa yung hate na portion, kapag kami mga taxes withheld, so click lang natin yung yes. Pero kasi di kami yung salik, nag-file tayo, pero zero. So ang lalagay natin dyan, obviously yung kasi wala ng taxes withheld. Now I'm just doing one related category kung private power, government. Same lang sila na kapag may error, may nakita siyang hindi dapat ganun yung ano, yung naka-pick out, ano siya, automatic siya magpapram na may error. So kaya ano, kaya yun siya, validate. So ito naman yung, ano, ito naman yung message na ibig sabihin, ano na, successfully kang kapag-validate walang errors. Ayan, validation. Successful. Then, click lang yung ano mo, yung tax credit yun. So, normally, ano talaga, mag-transfer. Tapos, ipipiliin nila kung ano yung enroll na bank account sa EFTS. Then, enter nyo lang yung amount and submit. Tapos, yan yung message after maano na masubmit yung notice dun sa bank na bank kailangan mag-debit ng ganitong amount on our account kasi may babayaran kanina na payment. Ayan, so ngayon naman yung filing, so tapos na tayo sa pagpa-file sa via EFTS, then ngayon naman mag-proceed tayo ng how to file through EBA. So period. So let's shift our discussion sa EBIR offline. So the discussion it is na though ang pangalan ng system ng EBIR is EBIR offline, it is actually parang online kasi kailangan nyo ng internet to file. Parang nakakapag-file ka lang is sa EBIR offline. Kasi ang EBIR offline is parang software na install from the EBIR branch. Like wherein yung, which yung ano, yung EFTS, ano siya, i-access mo talaga sa website. So, kapag hindi available yung website ng EIR, hindi siya ka support sa oras na yun. Hindi ka makapag-file. Well, sa pag naka-offline ka, as long as connected ka sa internet, is, ano siya, downloaded na system, pwede ka mag-file. So, dito sa BIR forms or BIR offline, so, sabi ko, i-download nyo siya from website ng BIR. So, pumunta lang kayo sa ito, bir.gov.ph. Ito yung official website ng BIR. Tapos, makikita nyo doon yung na, before that, ito na ayos. So, punta nyo sa website na yung list of homepage. So, punta lang kayo dito sa BIR forms. Tapos, to download BIR offline. So, pag-click nyo yan, da-download na yung parang nakarar siya. Tapos, follow the instruction lang kung paano siya i-install sa system mo, then kung saan mo siya, so saan location mo siya i-install. And then, so, pag na-install mo na, i-enter mo na yung, ano, yung company details based dun sa certificate of registration or BNF from 2003. So, ilalagay mo yung profile ng company nyo, yung PIN, taxpayer identification number. So, dapat ano kayo dito, tama yung malalagay nyo kung hindi dapat malalagay. Kasi, pagka mali nalagay nyo, kamali lang isang DG, hindi siya papasok doon sa BIR. And then, tatawag kayo sa anong file kasi hindi pumasok sa BIR. Hindi siya malalaki ang system niya. Ganun din sa RDO. Kung ibang RDO siya napasa, nasa team, tatawag doon ang file sa specific RDO na required siya doon sa file. Ano RDO? Kasi sa kalama RDO 56, so RDO 48 yung na ilagay ko na enroll mo dyan. So, yun, kung nag-file ka na nag-file, as if hindi ka nag-file sa RDO 56.
So may penalty na yun na surcharge sa compromise. Interest mo ba kaya? Line of business, sabi niya lang yung line of business sa COR. Tapos, ay, taxpayer's name. Pagka individual, lalagay mo yung last name, first name, tsaka middle name. Yung mga sole proprietor na business. Tapos, pag hindi naman, ilalagay mo yung ano, yung corporate name. Tapos, yung registered address, then... Zip code, and then, telephone number, then email address. So, dapat yung email address ay lalagay yung active. Yung parang... Tapos, email address din na siguro, senior nyo or yung ano talaga, yung manager nyo talaga. Para doon na si-send yung mga... Para na-confirm din sa kanina, oh, nakapag-send na pala ng tax return. Ito kasi sa email niya i-send yung acknowledgement receipt, tsaka yung acknowledgement receipt na i-print mo, then i-attach mo sa tax return, tapos i-present mo sa bank kung may bakayan. Kasi dito sa EDIR forms, wala rin yung means to pay ng mga taxes mo. So, dito lang para pa lang kung fill out ng tax. Tapos isasabihin mo din, ma-release mo yung acknowledgement receipt ng EDIR, then attach mo din yun. Tapos i-triplicate copies, pumunta ka sa accredited bank ng nyo, tapos yun, i-raise niya yun, dalawa, isa sa inyo. So yung dalawa, yung isa doon na kinuha ng pera sa kanya at ang banko, sa kanya, sa isa, i-transfer niya sa RDO 56 o kung saan lang kayo register na RDO. Tapos, dito ka naman pipili ng forms. So, ayan, maraming forms na dito, hindi ko lang nabilang, pero maraming silang forms na nasa EBR forms. Compared dun sa ELPS. Kasi diba ang ELPS is specific lang para sa inyo. Kung ano yung nasa COR nyo, yun lang yung makikita mo sa ELPS. So dito, maraming forms nyo dyan. Kahit yung malumang forms, diba? Pwede mo ba dun sa inyo na test mo dyan? Isa lang. Walang ibang box na isa lang. So, pag halimbawa, sa susunod mong filing, ibahin mo naman siya, pwede naman yun. Halimbawa, iba na yung owner or nagpa-process, nagpa-prepare, nagpa-file. Pwede mo siya ibahin. Tapos yun, dito sa ilip, please, oh, okay, Daniel. Sorry. Pwede din Gmail, Yahoo. Hindi ko pa na-try yung mga other domain na, kasi ang lagi na ginagaling sa Gmail. Tapos dito sa VR Forms, so yun nga, marami siya dito kahit yung mga lumang versions ng course. So yung 06119 natin ngayon, ang lumang version niya kasi is na 1601E. Yung monthly mo. So nandito pa rin siya. So may mga 1601C versions na lumang pa. Nandito pa rin. Pero, hindi nyo na siya gagamitin kung mag-file kayo. Kasi, may nandito yun kasi latest version na dapat yung kailangan nyo gawin. So dapat, kayo, aware kayo sa pagpili ng tax returns. Hindi basta-basta yung makita nyo lang sa kante, pinagal ang treatment, i-click nyo at saka yung fill-out. Tapos, click nyo lang yung fill-out. Okay. So, yan, lalabas na yung, gusto nyo lang ito, confirm sa inyo kung tama ba yung fee, tsaka yung email na nandiyan. Tapos, submit nyo lang. Tapos, ito na yung 06190. So, makita nyo dito kung ano version siya. Ilan natin makita. Ayan, ilalagay nyo na ngayon. So, kung ano yung tax period na mag-upahit kayo. So, diba, for the month of... tayo sa tax returns. So, ito yung tax returns na pinili natin sa 6180, monthly remittance for printable income taxes with health expanded. Ngayon, first step na gagawin nyo, of course, yung tax period. Kailangan nyo i-choose yung money tax period na pinupayo nyo. So, monthly to, mga August. So, August to, kasi pag September, quarterly na yun, so hindi na dapat yung form na gagawin din. So,
August 8 yung makikita niyo niya sa 2019. Tapos ito, this due date. So ang due date na automatic naman siya nilalagay dyan. Pero para lang sa additional information, ang due date ng 0618 natin is September, ang balance is September 10, 2019. So lang yung i-check. And then of course, sabi nga ni Dave, kung merong process na withdrawal and kailangan bayaran, click nyo lang yung yes. Pag wala naman, no. Pagka wala kasing pinabayaran, pagka wala kasing taxes na na-withdrawal at wala kang kilitinig, required ka pa rin mag-file na 0618 monthly. Tapos number 4, ay number 3 pala is, this is for question kung amended return. So hindi naman no. Number 4 is any tax withheld. So meron naman tayo dito, yes, kaya isang ginawa natin. So itong mga ABC and tax type ko, automatic na naman yun dyan. Pero in case na gusto nyo maging aware sa mga ABC and then tax ko, i-research nyo din kasi maraming list nyo si MCDIR for tax return. Pero yan, automatic na naman dyan. WEC for expanding for the tax. Tapos ito, since na-fill up nyo siya recently sa profile ng company na dyan na siya, then the email. Tapos ilalagay nyo na yung amount of remittance nyo. Wala siyang masyadong details kung di amount lang yung ilalagay. Kasi monthly lang siya. Parang payment form siya ng 0618. Wala ka. Ibang parang ano lang siya. And then pagka 60-1DQ ka na, ilalagay mo na doon yung details ng income payment. Saka yung tax rate, and then yung tax base, and then yung amount. Kaya payment form lang siya. Tapos, validate. Then next, pagka sure na kayo doon, validate nyo na. And then makikita nyo naman kung validation is successful. Ito yung validation successful. Click OK. Proceed. Pag in-okay nyo na, so mag-disable na itong mga buttons na ito. So ang gagawin mo na ngayon, submit final card. Pag sila yung final clock, copy mo na siya. Okay lang. Ay, ito, may questions siya. Para... Yan. Please ensure that you are connected sa internet. Okay mo lang. So, okay lang din. And then, ayun, submit. Yan, ito yung para notice niya na submit, successfully na submit na yung tax returns niyo. Tapos, mag-email siya sa email address na ito. Para sa acknowledgement receipt. Okay nyo lang. Tapos, ito na yung tax return receipt confirmation or TRRC. Ito kasi, hindi naman, wala naman specific time si Vera kung kailan yung papadala sa iya. Minsan, isang araw kung maahod. Yan. Pero dapat ayun, pero maaga ka. Kasi hindi tatanggapin ni Banko yung tax return. Kung tax returns lang yung ipipresent sa kanya, kumag-apply ito. So dapat, naka-attach ko as a proof na natanggap na ng DFRU na kayo. Dapat maagap ang intent. Dapat makapagpeta ng mga sere. Para sa may allowance ka. Para sa tax return receipt confirmation. Kasi medyo hindi natin alam yung kailan na darating. Tapos yan, i-print nyo lang yan. Makikita nyo yan, the tax. This confirms receipt of your submission with the following details added to validation video delivery. So filing yung tax date niya, tapos tax form, and then tax period, date received by the DIR, and then time received by the DIR. So meron siya dito instruction. Please print this email together with the tax return and proceed to pay through the authorized agent tax or collection agent. So kailangan talaga siya may ma-i-attach doon sa tax returns. So, tapos na yung filing natin doon sa, ay yung process natin ng filing sa VFR forms dyan sa PNPS. May question ba tayo so far? Sino po dito ang agad ng PNPS? Kaya po,
So, kumusta naman kayo filing sa EMDS? Okay naman, sir. BIR form. Pagka hindi available yung EMDS, nagpa-filing po ba kayo sa BIR form? Okay. Kasi may mga case din na may mga advisor din sa CBIR na hindi talaga accessible yung EMDS nila. Therefore, nag-use nila ng mga advisor na pwede kayo mag-file sa BIR offer. Tapos mag-take over the account. Kasi po parang required niya talaga kayo in specific days rather na kailangan niya mag-register sa ito or mag-enroll sa your teacher. Kung may mga ano ba, may mga delays man, pwede niyo i-reach yung BIR na contact doon. Parang may designated officer at the link na ibigay sa inyo yung article para to help you enroll your EMDS. Importante na sa EMDS ka na nag-file because there is penalty for wrongdoing your filing. Kung nag-file ka, hindi ka dapat yung filing na sa EBR offline ka, then you're required to file sa EBR. Pwede kang assess for that wrongdoing your filing. Kaya dapat may pag-coordinate ka na lang din sa... May mga cases kami na hindi kami successfully nakaka-enroll. May mga requirement. Kasi ko, i-enroll mo sa EBS, tapos ililink na sa accredited bank mo yung mga requirement pa si bank. And then, lumipas na yung parang required time. In-inform lang si, si RDO para at least align sa kanya, then hindi ka na-penalize yung nag-offend kami sa BIR. Pero anyway, may implication ni KBR. Kung halimbawa ka sa una,
okay lang din naman, pero pagka ganun din ang nagiging practice na ng company, hindi na yung correct na correct filing. So, makakas din ang attention ni BIR kung bakit ganito ka lagi maglagay ng date. So, pag corporation yung initial ng 2007, W. And then, pag i-deliver, W. Purpose ay may wasa ano eh, may penalty ba doon kung nang hindi ka nakano? Nang pagdanagan niya? Or hindi siya ganun pa? Hindi, pero ako lang. Same rate naman kasi. So okay lang. Pero kasi meron tayo, pero nakalagay din kasi sa tax code na, kasi tax code natin na required as taxpayers required to supply correct sa any tax return report niya. Yan. And then, certificate. So, yun lang. Pero, administratively, parang hindi na nila nakikita yung mga ganun. Yun lang. So, basta sa ANSO, susunod natin na practice, kailangan aware na kaya na tayo. Question na, ano na tayo sa details ng mga... Okay na. Okay. Essential lang. Ang task na natin. Ano ang mas tama sa EWS or sa pagbibigay na ng OTO service sa atin. Process invoice kasi, yun ang papadala sa mga client natin. Nag-recommendate sila ng OTO service as one. Ano pong mas tama? Process invoice? Or okay lang yung pagbibigay lang ko? Or as one, pagsama-sama na lang natin yung mga sales invoice mo, sa beses yung bigay niya OTO service. Kasi hindi nila nakapunta sa atin, sir, yung machine. Doon kasi, pwede sila, ano, pwede sa per income payments or per invoice, pwede na nilang isahan na lang, i-end yung per, may mga like din kasi 2007, yung agad na sila, na na-imagine ko. Para sa yung forms, tapos yung mga lines, pwede niya i-end, i-specify doon yung mga income payments sa inyo, tapos how much yung minimal. So, pwede naman sa online na lang, nandun na yung ano yung isahan ako yung planning. Aso sa tabal siya lahat, parang this is ang papel na nakikigit siya ng lahat ng processing voice, tapos as one may form of file na kumibigay sa ito. Basta lang mamatch lang yung magkano yung invoice, tsaka yung magkano yung i-claim mo lang sa tax credit. Kasi yung parang 2007, i-claim mo siya sa tax credit sa IDR. So, dapat na mamatch yung tax credit mo. So, wala nang tayong iba question doon sa filing na sa AMBS and FDR. Sir, pag na lang AMBS ka na, hindi na ba yung sa atin? Oo. Kasi parang yun na po yung ano yung po eh. Yun yung parang yun na doon ka na-require ng DIR offline. Pero may mga instances bukas na pwede ka pa mag-file sa DIR offline. Pero doon ka pa rin, permanently mag-file sa AMBS. And feel pa-close na yung company. Sige po. Yes po. Mandatory siya kasi quarterly alkali, so base, is an attachment to the 1601 EQ file. Paano yung zero naman? Ay, wala naman. Wala naman siya. Wala ka naman. Wala ka naman. Kasi siya mag-generating. Hindi siya mag-generating. So, okay lang. So, bali, i-file mo lang 1601 EQ. Pero pag may details na may transaction or may income payments na na-report ka doon sa 1601 EQ, mag-file ka din ng magsasubit ka din sa isa na part of the payments. Pero kung hindi ba yung sa bank, kailangan mo mag-i-attach sa CN, si CAP? Hindi naman. Kasi ang required lang sa bank ko, yun yung sinabi natin kanina yung tax returns, attachment niya yung tax returns with confirmation. Yun lang yung dinigin. So kung wala na po tayo question, magpapaila ko kayo ng tax return namin. Ng Manpower Company. So,
tama yung sa inyo po, paano yung mag-provide sa via offline? Kasi parang hindi ko naman siya pwedeng, wala kasi nga kung ano, account na pwedeng ipa sa FPS, kaya offline lang yung pwede kong ipakitization ng computer. This is a live file, kumbaga, ano to, actual file ng computer. So, kaya yung 16-01 dito kasi guys, ang deadline file is October 31. Pero, pwede ka naman mag-file as early as possible para walang ano. For this purpose. Tapos run install and run lang natin yung software. Click yes lang. Tapos next. Sabi niya dito, it is recommended that you close all other applications before continuing. So, wala naman ako naka-open. So, click next lang. And then, yung location. So, pwede kang maghanap ng saan mo siya i-install. Ang dami ko pinuntahan, pero pwede yung kahit doon na lang sa mabilis ma-access na ano. Finish. So dito, ito na yung in-install ko. Ito lang yung, ito yung folder. Pag in-install nyo kasi sa local, sa ano nyo, sa, di ba parang may DRC doon sa ano, sa laptop. Pag sa ano ata, sa C, dito siya nag-appear. May, dito parang nakikita nyo siya dyan. Tsaka dito din sa baba. Pero kasi ako, dito ko na siya nilagay sa folder ko specific for this training kasi meron na akong na-install. Baka kasi ma-override niyo yung mga information na nandun. So, ito na yung na-install ko. May folder siya. Tapos may mga folder siyang ganyan. Dito kasi, dito sa, may mga ano kasi ito, may mga purpose ng mga folder na dito sa profile. Dito niya isi-save. Dito mapupunta yung parang text file ba yun? Text file nung ano, nung profile ng company niyo pag nag-fill up na kayo dito sa application. Tapos dito din sa save file, dito niya nilalagay yung text file din naman ng mga na-file yung tax returns. So ito yung application, BIR forms. So ito yung mag-open na tayo to file. So, yung ibang file ko kasi is ano, is MMCOS-CPDTC. So, wala pang information ako dito. So, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan mo yung COR. So, grab natin yung COR ng company. Wala pa akong COR dito. COR. Papicturan naman. So, I'm opening yung Excel file o yung working paper ko. Itong working paper ko, this is already an approved. So, kami kasi, before we file a tax returns, it has to parang undergo process of review pa of our ano.
So ayan, ito na yung details nung ipa-file natin. So meron kaming payments to professionals, and then we also have professionals did not exceed to 3M, and then professionals exceed the 3 million. So ito yung ipa-file ko. Aga ko mag-file para hindi tayo mali. Nidins yung PIN. So katulad ng sinabi namin natin kanina, dapat ano siya, tama or hindi tayo magkamali. Ito. Telephone number. Nakita ko yun. Yun sa taas. 49 na. Ano yung email sa'yo? Oo. Hindi alam. Ano mo ba email? reyes.alg@gmail.com. So ito, na-complete na ni Deans yung information based doon sa COR. Tapos, fill. Hindi mo mag-select ka pa ng form? Okay lang. Kapag baga. Ah, okay. Sige. Mukha lang naman ang bagalan. Okay, so mag-select na tayo ng forms. Ayan. Sensya na, hindi nyo kita yung... Pero ayan, ito yung pipili natin, 1601EQ, Quarterly Remittance Return for Creditable Withholding Tax. Fill up. Tax generating. So we're filing for the third quarter of 2019, and then yes, because we have then private, and click lang natin yung private. So dito hanapin ni Deans yung ATC, kung ano yung ATC ng income payments for the quarter. So di ba meron tayong payments sa professionals, so ayun, click na lang natin yan, ATC. Ah, dito pala sa working paper na may ATC kami. So hanapin niya na lang yung ATC WI010. Ayan. Ayan. So dapat nakikita niyo yan. Nakita mo na? WI010. Tapos yung isang tax code. ATC.
WI011. So yun yun naman yung nag professional or exceeded or more. Ayan. So ilalagay na ngayon ni Dean yung tax base based dun sa working paper. Ayan. So nandito na yung tax rate niya. 5 and 10. Tama ba? 5 and 10. So yung tax due for total tax, total taxes withheld for the quarter, ito yon. Yung na-compute niya is 15,608.09. Tapos ili-less natin yung remittance natin first quarter of first month of the quarter and then second month of the quarter. So di ba ito, so ibig sabihin ito yung first month, so ito yung July, ito yung August. Yung 0619 yung muna pinay. So ayun. Ang payment natin ay 3,460.70 for the first month. Tapos 5,579.76 second month. And then yung remittance mo na lang for the quarter is 9,040. I'm sorry. So ito pala ang 9,000 ay total ano payments ng July and August. Tapos yung net mong babayaran for the quarter is 6,567.03. So wala naman tayong mga ganito. Kasi ito, wala naman kasi wala naman tayong penalty. Di pa naman nakalampas sa deadline. So okay na tayo din. Tapos i-review ulit natin sa taas yung mga details. Review na lang din. Pag iba kasi yung napindot nyo dito, ibig sabihin, hindi kayo na, halimbawa, na-click nyo second, nalito lang kayo. Ibig sabihin, wala kayo na file na third quarter. And then, na-discover nyo lang nang siguro magko-file na kayo for the next quarter. Sinahanap nyo na file nyo na third quarter. Wala pala kayo na file. So, pag mag-file na kayo nito, may penalty na yon. Kasi wala kayo na file. Though, pwede nyo i-explain kay BIR, pero mahabang process pa yon. So, in order to avoid yung mga ganong case, i-ano nyo na, i-review nyo ulit. Eto, kung halimbawa, review pa din. Yung ibang company talaga bago sila mag-file, piniprint to, tapos chinecheckan ng mga manager nila yung mga details bago nila i-go sa baba din. So, validate na natin. So, pwede natin i-save, pwede natin i-validate. For in our case, ipa-file na natin, kaya validate na natin. So, okay naman siya. Tapos submit and or final copy. Yan. So ensure na may internet access daw. Okay. May internet access naman. Then okay. Subject to validation by the BIR. So a notification will be sent to email, ayan, email address ko. Please print or save the email as an. Ayan. Then close. Ayan. So in order, parang ipiprint mo na siya kasi di ba sabi ko, in triplicate copies yung isasubmit natin sa accredited bank kung magbabayad na tayo. So piprint lang. Yes, print. Tapos A4 paper. A4. Okay. Save mo na lang sa desktop.
ito na yung ano, yung na file natin. Kung mapapansin mo nyo, puntahan mo din yung folder na BIR. Yung na file natin, meron na siyang text file din dun sa save file. So, ito na siya. Tapos, ang profile folder din, ito na. So, ito yung team ng company. So, pag halimbawa na-delete to, mag-uulit ka ulit na fill out dun sa homepage niya, sa profile niya. Kung mag-file sa ibang laptop or PC, isend mo lang yung sa email, copy mo lang yung ano na yon, yung profile na text file. Tapos, i-paste mo ulit dito sa folder ng PC na kung saan ka mag-file para hindi ka na mag-encode ulit. Tapos nung pag yun na yun doon, nandun na. Tapos, pag in-open mo na yung sa different PC, nakasave na siya doon, hindi ka na magta-type ulit. Para din naman, i-email nyo din ng email sa manager nyo yung nasa save file. Pag halimbawa na, di ba, software na pwedeng, pag halimbawa na, corrupt yung laptop nyo or na nag-crash, merong backup. Do ayan, na-send na yan sa BIR yung nasa save file, yung text file. Yun yung sinisend sa BIR. Tapos, check natin sa email natin kung meron ng tax return. So, wala pa akong nare-receive from the BIR. Close mo na din. So, yan. So far, may tanong po ba tayo? Dito lang sa BIR offline. Madali lang siya, di ba? Madali lang siya. Madali rin naman sa EFPS. Pagka sa EFPS ka kasi, di na-validate mo na siya, tapos na-file mo na din siya. Pupunta ka naman ngayon sa next na module niya, na or page niya na proceed to payment. Tapos doon, sa sinabi nga ni Deans, isi-select mo yung mode of payment mo. It's either debit memo or bank transfer. Isi-select mo na ngayon yung bank code kung saan siya naka-enroll. Tapos yun. Tapos ka na. Proceed to payment lang. Tapos yung siguro yung nag-maintain ng bank account niyo, kailangan niya mag-login kung may online banking yung, halimbawa, BPS. Yung BPM online banking na. So, magla-login siya doon. Tapos, i-approve niya yun doon yung debit. Kailangan i-approve. Pagka i-BIR offline, kailangan mo din i-pay over the counter. Kasi, yun, dapat accredited bank pala ng RDO nyo. So, hindi ka pwedeng mag-file pagka mag-pay doon sa hindi accredited bank niya. Kasi meron ka ding, magkakaroon ka ng violation for wrong venue of payment. So, merong wrong venue for filing and wrong venue for payment. So, yun. Since wala tayong question, in-expect kasi namin today na may parang laptop kayo to, parang sinend kasi namin yung materials na pwede nyo tingnan. Ay, meron po pala si sir. Nag-send si Kat ng folder sa email address niyo na binigay sa amin. Doon niyo po ma-access yung hello. So, kung na-download na ng lahat yung file, so makikita mo meron kang ABC Corporation Excel file diyan. ABC Corporation semester release, tsaka ABC Corporation file 06190. So ito yung kakailanganin niyo in order for you to compute na yung 1601 EQ na yung file natin ngayon kasi September na. So, file natin ng October. Practice lang tayo. Ayun. May question ba regarding sa files? Yung semester list, na-mention na to ni Sir kahapon. October 5. So, dito yung regular list of suppliers. So, dahil may semester list, so it's understood na yung corporation natin is a anyone? Sino po? Gigan.
So, pagka may semestralist na, kasi ba ang required ng mag-file ng semestralist, sila yung, ang semestralist, this is parang listahan ng mga regular suppliers mo. So, pagka may ganyan yung company, it is parang understood na nag-file siya ng 1% or 2%. So, therefore, it is a top withholding agent. So, si ABC Corporation is a top withholding agent. So, yun yung ano natin, fact natin or yung given natin sa sample na to. Ngayon, i-open nyo yung ABC Corporation APV for the month of July to September. Ayan. Open lang natin yan. So for ano lang, for halimbawa, dito lang sa ano natin exercises lang na top withholding, na, naka-receive na siya ng letter from the BIR or list ng BIR na top withholding agent siya. Tapos, nagbigay na siya ng mag-withhold ng January. So, meron ka dyang ano, semestral list ng final niya ng January to June. Ayan. Aside kasi from 1601EQ, magpo-file ka din ng, magsasubmit ka din ng semestral list para ma-inform si BIR who are your ano, regular suppliers. So, sila-sila yon. Yung regular suppliers niya ng January to June. So, na kung na-open nyo na yung APV, by the way, yung APV natin, APV stands for Accounts Payable Voucher. So, meron kang APV dyan July, August, and then September. Ngayon, ang task natin today is we will compute, di ba ang timing of ano natin withholding is based on whichever comes earlier, accrual or recording of expense and then payment. So yun, i-apply natin yun dito. So sa system, sa accounting system, accrual happens when you receive the bills or you have accounts payable voucher. So technically, sila yung nauuna sa recording system. Sa accounting system lang ha. Then, pag magpipay na siya, ang gagamitin yung entry is debit APV or accounts payable, then credit cash and bank through check voucher or CV. So, kung CV ang later o nag, parang kung APV yung nagagamit sa accounting system ng una, kaya APV yung binigay ko sa inyo na ano, kasi ito yung mga bills. So, ngayon, i-compute natin how much yung EWT na i-accrunat or i-record sa book for these bills. So guys, I hope na ma-apply natin yung ano, yung parang natutunan natin sa noong October 5 to compute ng ano EWT. So imagine niyo na lang this real you are filing totoo to. So kung totoo to, kailangan ninyo ma-compute how much is tax due for this quarter. Para wala. So at the end, malalaman natin kung based on your computation, meron pa kayong tax deficiency. So you can start now. Pwede kayong i-apply nyo yung formulas nyo sa Excel. Pwede kayong, pwede nyo gawin kung ano yung pwede nyo gawin para makapag-compute ng EWT. And then, basta ang output natin would be dito sa summary, ma-identify nyo yung mga nature of income payments niya and then yung ATC and then yung base amount rate tax withheld. So kung wala pa pala kayong ATC, isesend ko din yung ATC nung ano. Pwede na po kayo mag-start ng ano ng computation. Sige, mabahala kung bata mo or ng bata mo. Ano ba yung nakalimit ang invoice amount. So, sa mga magtatanong, this is invoice amount. Tapos, paano nyo malalaman if batable or non-batable yung transactions? Dito sa TIN, nakalagay it's either V or NV.
So malalaman nyo kung battable or non-battable. So, di ba pag battable, alam nyo na how to compute how much ileless lang natin yung ano, yung bat. Ha? Ano na? Eto. Eh, sorry. So, you're looking for royalty. Refer kayo dun sa semestralis. Pag nakita nyo sa semestralis na nandun siya, it's either 1% or 2%. So, regular supplier siya. So, dito kasi nilagyan ko lang yung description, yung parang hindi siya part ng semestralis. So, pagka na regular supplier, makikita nyo naman doon sa semestralis kung 1% or 2% siya. Then, makukompute nyo na. So, imagine nyo na lang this a real-time, a real practice ng, actually, this is an actual file. So, imagine nyo na lang na nag-actual filing kayo. How much is the EWT na i-reflect yung 1601 EQ? And then, how much is the tax juice still for payment ng September?